Zion Williamson hindi pa rin ho available sa pagsisimula ng bagong season dahil ito ay tungkol pa rin sa kanyang injury sa kanyang paa at wala pa rin timetable kung kailan nga siya makakabalik. At samantalang hindi rin maiwasang mapuna ng mga tao ang kanyang paglobo dahil sa pagpasok niya sa liga ay malaki na nga siya at hanggang sa ngayon ay patuloy pa nga rin ho siyang lumalaki. Dahil kung isipin ay ito ay hindi maganda para sa kanya dahil yung nga mayroon siyang injuries sa kanyang paa. At kung hindi niya babawasan yung kanyang timbang ay siguradong magkakaroon pa siya ng maraming problema sa kanyang hinaharap patungkol sa kanyang paa. At sa ibang balita mga sir, Avery Bradley at Gary Payton ay nag-aagawan sa panghuling pwesto para sa official roster ng Golden State Warriors. At para sa akin lang ay mayroon din naman silang may bubuga. Pero hindi masyadong nagkaroon ng impact itong si Avery Bradley sa mga preseason games ng Golden State. Bagkos para sa akin lang ay nagkaroon pa ng magandang performance itong si Gary Payton. At yung pag-uusapan naman defensively, para sa akin lang mas lamang itong si Gary Payton II. Pero overall mga sir ay nasa kay Steve Kerr pa rin yan at sa management ng Warriors kung sino nga ang kanilang kukunin para sa kanilang panghuling pwesto. Pero para sa inyo mga sir, sino ba dapat dito ang kunin ng Golden State? Si Gary Payton ba o si Avery Bradley? Samantala sa ibang balita, aprobado para kay Rajon Rondo ang ginawa ni LeBron at siya pa nga ay na-touch nang bigyan ni LeBron ng sapatos niya yung mismong sapatos na ginamit niya mga sir. Ang isang batang nanonood sa sideline. Sa video nito ay napangiti itong si Rajon Rondo na yun nga ay parang na-touch siya sa ginawa ni LeBron. Siyempre mga sir, para sa isang bata at para sa isang fan ni LeBron, ito ay magandang regalo dahil kung isipin sapatos ba ni LeBron ibibigay sa iyo, yun na yata yung pinakamagandang regalo na matatanggap mo sa buong buhay mo. At samantala sa ating huling balita, Wendell Carter Jr. pumirma ng $50 million extension sa Orlando Magic sa loob ng 4 na taon. Nanggaling ho ito si Wendell Carter Jr. sa Chicago Bulls at siya ho ay naging parte ng trade na siya nagpapunta kay Nikola Vucevic sa Bulls. Siya ay na-draft noong 2018 first round, 7th overall pick at siya ay nag-average ng 11 points per game, 8 rebounds per game at 1 assist per game. At yan na muna sa ngayon ang ating mga fast break balita. And as always, thank you for watching. Peace out.